Kamusta? Naalala mo ba itong isa frame na laging nababali sa parteng ito? Na laging nababasa at laging nangangalawang? Katulad ng ganto. Ganto at sa susunod. So tara, pag-usapan natin kung bakit mabilis mag-rust ang frame na ISAF. Ito ang isang salary. Kadalasan dyan naiipon ng tubig at nabababad ng frame. Anong dahilan ko bakit ako nag-rust proofing ng frame ng motor? Simple lang, tabing dagat. So ayun na guys, nabaklas na natin siya. Bali dito natin siya isprayan sa mga butas ng frame. Tinakpan ko yung isa dyan. Ayan, makita nyo yan. Dyan natin ipapasok yung isang or ispray hat sa mga butas na yan. Importante ma ipasok natin yung zinc coating dyan sa loob para sigurado hindi na mangangalawang dyan. So itaas nyo lang ito, masilip nyo yung may dalawang butas dun papunta sa loob. Hindi nyo may tanggal unless tanggalin kasi yung throttle cable ito. Ayan. So ito na yung CRC, Zinc It Galvanizing Rust Protection. Nakalagay naman sa likod niya. Up to 6 years yung protection niya. So, i-shake natin ito ng buti tapos i-spray na natin. Nagdadag din pala ako ng clear zinc para dito sa labas. Yan, yung labas na ito para loob at labas. Merong protection sa rust. So, itong dalawa. Clear zinc tsaka itong zinc kit. Itong zinc kit parang primer.
So sprayan na rin natin sa butas na ito. Ang gagawin lang natin, iba-ibang angle, taas, pababa, basta makakuha yung buong loob. So ito na siya guys, actually punong-puno na siya kaya tumutulo. So next dito tayo sa may bandang taas, dito isprayan din natin banda dito sa may butas na yan. Yeah. Sige, spray nyo lang, huwag nyo tipirin. So dito na tayo sa clear, kasi sa labas naman para in and out. Eto, simula dyan pataas, nakati rin dito lahat na, pati yung loob doon. Yan, i-spray yan din yan. So yan na itsura nya. Bali, isprayan din natin yan ng clear para third, fourth coat na matibay. So ang ganda ng pagka-glossy niya after ng ano, pagka-paint. Dito naman tayo sa kabila. So ayan, na-spray na rin dyan, pero may mga silicate tong ano, welding. Ewan ko baka yun na bakit hindi niya nalang dinip itong frame. So dito, pag in-sprayan nyo dito sa taas, nidiretso yan hanggang doon sa baba. Hanggang dyan. So yung mga silicate dito,
sobra nyo lang ng clear zinc para hindi mangalaw. Ito medyo messy lang tingnan, pero at least sure ka na hindi na sisira, hindi na siya mag-rust kahit ilang taon, ribabad mo sa baha. So magpa-final check lang tayo. Tutuktuin ko lang itong mga lata kung makapal na siya sa loob o hindi pa. So yun siya, iba na yung tunog niya pag pinapalo ng ganito, itulad nung nasa una. Kaya ginawa na lang ni Honda, galvanized steel tong nilagay nila, hindi steel plates lang. So that's it guys, at least na-share ko na sa inyo ang solusyon ng problema ng marami sa Indonesia na rusty frame. Subscribe na lang kayo for updates.